Once in a while, mga kabagis, mag magpapakain din ako ng pananghalian nila. Pero hindi araw-araw, no? Once in a while lang yung may mga cases na yung pang-umagahan nila. Napakabilis lang maubos, meaning talagang gutom na gutom. Pero kung hindi nila maubos agad yung pang-umagahan, hindi ko sila pabigyan ng pananghalian. Yan sila, mga kabagis. Hindi ko. Nali. Gutom na gutom na rin sila. Ito, kinagat ito na itong isa. Kinagat-kagat niya. So, napansinin nyo, hindi masyadong basa yung feed. So, binabasa ko. Konti lang yung binigay ko, mga kabagi, sa lunch nila. So parang mangyari niyan is ano lang, snacks lang nila. Tingnan natin yung tubig kung may laman. Puno pa. So kung nakita ninyo, ano lang, konti. So meaning snacks lang nila yan. Na ninyo kumakain, no? Bilis. So kung nakapanood kayo sa first upload natin dito, mga kabagis, nung first day nila, nasa mga upload natin sa YouTube, kung makikita niyo sa Kuya Kabagis Vlogs, dito din sa ating Facebook page na Kuya Junis Vlogs. So hindi nga lang updated yung sa Facebook page, pero sa YouTube channel natin updated talaga, na may daily upload tayo from the time na na-acquire natin sila hanggang sa ngayon na. So if you're going to sum it up, nasa 2 months and 2 weeks pa talaga sila. May mga nag-comment kasi na hindi maniniwala, 4 months na daw ito kasi masyadong malaki na. Pero kung nakapanood kayo, first day pa lang na-acquire natin sila hanggang ngayon. So 2 months pa lang to at saka 2 weeks. Yan, ganyan na sila kalaki. So talagang excited ako makita yung paglaki nila once mag-finisher na tayo. So mayroon pa, marami-rami pa yung grower nila. Kasi isang grower na sa ako ng Unifeeds at saka isa din grower na sa ako na Ultra Pack yung na tira. So kung maubos na yun, mag-pure na ako na finisher feeds, finisher feeds nila na Ultra Pack, walang halo. And ipakain natin hanggang sa mag 3.5 sila. 3.5 months. So tiis-tiisin natin yung mahal na feeds, no? Tingnan ko lang yung aabotin nila sa kilo. Ayan. So itong naiwan, ito talaga yung pinaka, tingin ko pinakamalaki. Tapos pangalawa yung durok, no? Na kinuha. Or ito ba? Pero pang tingin ko ito yung pinakamabilog sa lahat, eh. Maskulado. Ito hindi masyado, pero malaki siya. So nagkasugat-sugat ito kasi kinakagat-kagat niya yung mga natuyo na ano sa sugat. So matanggal yung ano. So magdugo.
sinishare ko lang na right after mag 2 months ng inyong mga alaga, pwedeng-pwede nyo lang pakainin 2 times a day, pero ang ginagawa ko ngayon, 2 times a day sila, pero minsanan mayroon akong ibinibigay na snacks sa panghalian. Pero hindi araw-araw yun. Kasi ang tingitingnan ko rin yung taba. Pero yung nakatay yung dalawa, hindi naman ganun kataba. Tamang-tama lang. I mean, sakto lang, no? Mas pabor or mas marami pa rin yung laman. Manipis lang yung ano, taba. Pero ayaw natin na ano, no? Na manging ibabaw yung taba. Kaya tinu 2 times a day ko na lang talaga. Pinapa-snacks konti, ganyan. Pero hindi araw-araw. Sabi yung langaw. Ayan, tapos na silang mag-snacks. And maya-maya nito, bigyan ko na naman to ng Madrid de Agua. Para talagang kahit konti lang yung feeds, mabusog na pa rin. Bibilog pa rin yung katawan nila. Ginaganon-ganon ko kabagis kasi may mga maliliit na mga insekto na nangagat sa kanila, na nakadikit sa kanilang balat, kaya ginaganon ko para mamatay yan sa katawan nila. Iba din yung lamok, tagnok yung tawag namin yan, tagnok yung mga maliliit talaga na hindi na masyadong makita, pero nandiyan sila. Yung bilib ako kasi walang mga kagat, I mean walang sugat, pero may mga kagat siyang konti lang sa mga lamok, ganyan, mga tagnok, pero walang ganun na may sugat na magdugo-dugo. Napaka ano ng katawan, kinis. So ayan, nagbigay tayo ng snacks, no? Sa maya-maya, magbigay din ako ng Madrid de Agua. Sa mga nagtatanong about sa ano daw yung Madrid de Agua, ano yung muka, so, pakita ko sa inyo yung muka ng Madrid de Agua. Ito, magis. Makapal yung dahon niya. Bilog. Ganyan, oh. Ganyan yung dahon ng Madrid de Agua. Oh, mabilis lang siya pala padamihin. Ayan, ang dami na doon, no? Bagis, oh. May kamay malunggay din tayo. Tapos, yung ginagawa ko dyan, hindi ko... Actually, may mga Madrid de Agua din sa mga kapitbahay ko dito, pero wala kasi masyadong tao. Hindi natin mahingian ng ano, no? Or makabili man lang tayo ng ilang pirasong kahoy sa Madrid de Agua. So bumili ako sa Facebook page. I-search nyo lang sa area ninyo, kasi meron naman silang cash on delivery. Ay, mayroon din mga nagba-vlog na nagbibenta ng mga Madrid de Agua. Ako, hindi pa ako makabenta kasi pinaparami ko pa. Tsaka konti pa sila. Magbenta ako kapag talagang marami na. So may nagtanong kasi kung makabenta or makabili ba daw sila sa atin or nagbibenta ba tayo. Sa Facebook lang, kabagis, yung binibilhan ko. I-search nyo lang sa malapit sa inyo or any ano na i-chat ninyo kung pwede ba sila makadeliver kahit malayo kayo. Kasi yung pakakalam ko, yung nagdeliver sa akin taga Manila, sa Facebook page niya. Search nyo lang Madrid de Agua. Ayan.
Okay, so yun lang mga kabagis. Thank you so much for watching.